Guys, oh. Tingnan niyo kung gaano kalambot. Hmm? Oh, tumutupi, oh. Hmm, kita niyo, oh. Ganyan yung kalambot. Sino mo, ayan, oh. Pasaw natin sa suka. Yes, sir. Step one. Wake up, early gonna rise with the sun. Step two. Get some good, some food in you. Step three. Think grow hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. So, magandang hapon sa inyong lahat. It's Monday afternoon. Deathberry TV here. Ayan. So, today, i-review natin itong SJ10 Pro ni SJ Cam. Si SJ Cam, sikat na brand na siya sa Pilipinas pagdating sa mga dash cameras and action cameras. Like this one, madalas siyang gamitin for motovlogging. Okay. Pero kung titingin kayo sa ibang bansa, hindi lang nila sa motovlogging ginagamit yung SJ Cam. Vlog, travel vlogs, food vlogs, at kung ano-ano pa. Dahil si SJ10 Pro, maganda ang video quality niya. Almost as if on par siya with high-end na ibang brands. So, first of all, si SJ Cam, Chinese company siya. Okay? Pero, wag muna kayo mag-react. Dahil, marami ng Chinese brand na company ang lumilevel up. Minsan nga, tumatapat pa sa mga ano eh. Sa mga Samsung, sa mga mainstream brand. Samsung, Vivo, ano pa ba? Yan, yung GoPro. So, ano ba pinagkaiba? Siyempre, number one, yung price. Okay? Dahil nga Chinese company siya, very competitive si SJ Cam. Naglalabas siya ng mga model na as if yung mga features niya meron na rin doon sa mga high-end na sikat na brands. Isa yung point, competitive si SJ Cam. Okay? In terms of price and quality. Kaya siya sikat sa Pilipinas. Number 2, reliable kasi si SJ Cam. Pagka nasiraan ka ng pyesa, ganun, or yung mismong camera mo nasira, maraming pyesang mabibilan dahil nga laganap si SJ Cam. So, pag-usapan naman natin si SJ10 Pro. Number 1, si SJ10 Pro can shoot 4K video up to 60fps. Hindi ko lang sure kung ano yung lumalabas dito sa settings ni SJ Cam na naglubak naman dito. Sa settings sa SJ Cam na 4K Ultra. May 4K Ultra kasi siya na settings. Okay. Pero siguro 4K lang din yun. As far as I know. And then, gano'ng katagal at saka gano'ng kalakas kumain ng memory yung pagre-record ng 4K. So, sa akin, ang setup ko ngayon is 4K Ultra at 30fps. So, nakalagay dito sa display niya, sinaksakan ko ng 128GB na memory. 6 hours yung ano niya, yung record time niya. So, sa madaling salita, yung 128GB na micro SD, up to 6 hours yung kaya niyang i-record at 4K 30fps. Yun. So, video quality concern sa 4K, walang problema dahil 30fps, 60fps, pasok siya. Okay, number 2, battery life ni SJ Cam. Si SJ10 Pro, 1,300 mAh yung kanyang battery. Tamang-tama lang siya dahil nga nagsushoot siya ng 4K video at 60fps. Okay, siguro kung meron kang mga tatlong extra ng battery o a total of 4 batteries, kahit siguro makit ka ng bundok
walang problema dahil makakapag-record din ng maayos. Number 3, waterproof. Si SJ10 Pro ay waterproof. Okay, hindi water resistant, waterproof. Pwede siya ilubog sa tubig without waterproof case. Pero up to 10 meters lang ito. Okay, essentially waterproof talaga siya without waterproof case. Pero ang advice sa atin ni Memory PH shoutout, kung balak mo siyang gamitin at mababasa, lagyan mo pa rin ng waterproof case regardless if water resistant si SJ10 Pro. Bakit? Kasi lahat naman ng device hindi yan 100% waterproof. Meron nga yung sinasabi sila, di ba, up to 10 meters lang, ganun. Kaya the best pa rin, mas the best pa rin na maglagay ng waterproof case. Number 4, sounds. Si SJ10 Pro ay may built-in na speaker. Meaning, kung wala kang external na microphone, pwede mo siyang gamitin. Okay? Pero ito, honest review tayo. Yung microphone ni, built-in microphone ni SJ10 Pro, naririnig niya yung salita mo kapag ka nakamount siya sa helmet. Ang problema, masyadong malakas yung wind noise sa labas. Okay, pero nangingibaba pa rin yung boses mo. Ang problema lang, parang medyo matinis yung noise cancellation niya pagdating sa wind at saka sa mga nasa paligid. For me, hindi siya magandang video na raw. Nagamit lang yung built-in microphone. Kailangan mo pa rin maglagay ng external microphone. Okay? Rinig yung sounds na ito is gamit ko JBL na earphones. Maganda kasi yung microphone na itong headset na to . Pros and cons. Pros and cons tayo ni SJ10 Pro. Number 1, price point, SJ10 Pro. Panalo. Walang tatalo sa kanya sa presyo pagdating sa video quality. Medyo madilim pa nga yung panahon, yung ulap, nag-aambon-ambon. Pero kung makikita nyo, napaka-clear ng recording niya. Number 2, pros ni SJ10 Pro. Availability, marami dito sa SJ10 Pro. Okay. Kung magka-problema man yan, may mag-repair, may mabibila ng parts. Shoutout to Memory PH yan. Memory PH lang, lahat ng pagdating sa SJ Cam at ibang camera, GoPros, yan, sa kanila kayo magtanong, sigurado meron yan, matutulungan nila kayo. Battery life na SJ10 Pro, goods, average na siya. Okay, 1,300 milliampere, not bad. Lalo if you're shooting 4K videos, not bad. Pwedeng-pwede, pasok na pasok. Cons naman, yan, ito tayo. Ito yung mga gusto natin talaga marinig. Kasi maraming nagre-review na hindi nila pinapakita yung cons ng isang item. Chip siya ni SJ Cam sa ngayon, siya yung pinakabago. Hindi pa siya perfect. What do you mean hindi perfect, sir? Maglalabas ba yan sila ng ano, ng hindi perfect? Sabi sa mga forum, minadali daw kasi si SJ10 Pro na i-release. Hinahabol niya daw kasi si GoPro Hero 10. Meron kasing design flaw si SJ10 Pro, which is, meron siyang built-in na Type-C for charging. Pwede mong i-charge si SJ10 Pro direct sa outlet. Isang feature na ganun. Prone pala sa power fluctuation yung SJ10 Pro. Nung chinarge ko siya, maluwag yung charger ko. Ayun, yung parang nag-spark ng konti sa saksakan. Ayun, ayun na mag-on. Ang nangyari nun, nasunog yung board ng SJ10 Pro ko. So kung kayo meron na neto, napaplan kayo bumili, kailangan ninyo bumili ng external battery charger. Okay? Wag na wag ninyong i-charge yung SJ10 Pro nakasaksak direkta sa wall outlet. Okay? Ano pa isang cons? Isang cons is yung gyro ni SJ10 Pro, yung image stabilization niya. Medyo maalog . Well, si NMAX ko kasi matigas, medyo matigas yung shock. Tsaka yung gulong ko na patigas. Unting lubak lang, alog. Pero sa price point niya naman kasi, pasok na yung gyro na yun. Okay? Kung gusto mo talaga ng stable na stable, swabing-swabe, mag-GoPro ka. Ang problema, GoPro, 3 times to 4 times the price. Dito sa SJ10 Pro ko,
sulit na sulit na ako dito, guys. All in all, sa nilabas mong pera, bibili kang brand new. Sulit na sulit, guys. Okay, guys. So, see you. And thank you, guys. Peace!